Thank you.
po sa inyong lahat. Ako po yung pagpapatotoo ngayong araw na ito. Ang unang patotoo ay po sa aming pamilya. Hindi naman po hindi sa inyong lahat na ako po ay wala nang katulong sa buhay. Wala po akong ginagawa kundi magdasal at hindi lang po ng gabay sa ating Panginoon. Sa awa tulong po na ating Panginoon, kami po yung pamilya ay nakakarao. Kahit wala na po sa piling namin na kanilang tatay. Nagpapasalamat po ako ng marami-marami dahil patuloy po ang pagtulong at pagkabay sa amin na ating Panginoon. Kaya po, patuloy din po aming panalangin mag-ina para po sa ita sa pagkabay sa amin. Hindi ko po makakalimutan ang verse na tayo, Mark 10:9. Therefore, what God has joined together, let no one separate. Kaya po, aming buong pamilya ay sama-sama pa rin hanggang ngayon. Ang aking po ikalawang patotoo ay tungkol sa aking kalusugan. Hindi, ako po ay na high blood noong 2019 at na-stroke po ako. Ang aking po sa tulong sa aking pong patuloy na panalangin, ako po ay tinukan na ating Panginoon upang gumaling po ako. Aking po kalawang paay na igagalaw ko na, kaya lang po ang kanang kamay ko, ito na lang po ang pamaigalaw. Ako po ay natutuwa at dahil kahit po ako ganito ay maayos naman po ang aking kalagayan. Hindi ko po makakalimutan ang verse na ito, Psalm 32. Lord my God, I call to you for help and you healed me. Thank you po, Lord. Ang pangatlo ko po patotoo ay aking tukol sa aking anak ng Panganak. Hindi po lingit sa inyo ang kalagayan ng aking anak. Siya po ay nagkaroon ng dalawang anak na lalaki. Aawa ng Diyos, sa awa pagtulong na ating Panginoon, ito po ay malulusog at malalakas at pogi pa po. Hindi ko po makakalimutan ang verse na ito, yung Proverbs 17:6. Blind children are the crown of old men. Maraming po salamat sa pagpong aking aking patotoo ay sa tulong na aking mga kapatid na wala pong sawa na tumutulong sa aming pamilya. Kaya po pinasasalamat ako aking mga kapatid, aking pong mga kumari, aking pong mga kapatiran, aking pong mga kamag-anak. Salamat po ng maraming sa inyo. Sa inyo po, Pastor Tichy, Ate Dine, salamat din po ng maraming sa pagbabal sa aming mga pamilya. Happy Mother's Day po sa lahat ng mother. At naway pagpalay po tayo na ating Panginoon. Salamat po ng maraming, Pastor Ate Dine. Patuloy po nawa kayong pagpalay at gabay na ating Panginoon sa inyong buong pamilya. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa inyong lahat. Sa ating buong kapatiran, Happy Mother's Day po sa lahat ulit ng nanay. Sa akin po nga kumari, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo. Bye-bye po sa inyong lahat. Bye-bye. Love you. God bless po. Muli po ay magandang gabi sa ating lahat. Nakatutuwa pong isipin na tayo po ay magkakasama-samang muli. Napakabilis po ng panahon, ano? At ngayon po ay Merkulis na naman. Kaya nga, purihin natin ng Diyos sa kanyang kadakilaan at patuloy na pagpapala at pagmamahal po niya sa atin. Ang paksa po natin ngayong gabi ay pinamagatang kong pag-asang di natitinag. At ito po ay masusumpungan natin sa Hebreo Kabanatang 10, talatang 23. Nais ko pong basahin sa inyo. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Napakaganda po ng talatang ito, no? Na huwag, nasabi doon, magpakatatag tayo sa ating pong pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat ang pangako sa atin po ay maaasahan. Napakagandang talata at purihin natin ang Diyos sa talatang ibinigay sa atin sa gabi ito. Tayo po'y sandali munang dumulog sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin
Samahan niyo po kaming muli sa gabing ito habang kami po ay nag-aaral ng inyong salita. Tulungan mo kami na ang iyong salita ay maging pagpapala sa amin at maging encouragement sa bawat isa po sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Unang-una po na ating pag-aralan ay ayon po doon sa talatang ating binasa, sabi ro, magpakatatag dahil may pag-asa. Alam niyo po ba na isa sa mahirap gawin ay ang umasa? Tama po ba yan? Ito ay pagsubok sa atin pong pananampalataya. Kung ito ba ay matitinag o hindi. Sapagkat alam niyo po, habang tayo po ay may pag-asa, hindi tayo matatangay ng anumang problema at hindi tayo maaakay sa mga hidwang pananampalataya. Amen ba? At ito rin po ang nagpapatatag ng pag-ibig. Kung tunay nga ba ito at dalisay? Alam nyo, hindi ba't ang laging tanong ng isa pong manliligaw o ng isang umiibig ay may pag-asa ba ako? Dahil kung wala pong pag-asa, isinusuko na ang inihaing pag-ibig. Kaya nga, ang hamon po sa atin sa gabing ito, magpakatatag tayo sa ating pong pag-asa. Bakit po? Dahil alam natin na meron tayong Diyos, Diyos na buhay, na hindi nagpapabaya at hindi lumalayo sa atin. Ikalawang bagay po sa puntong aking nais dalhin ay huwag tayong mag-alinlangan. No? Huwag tayong mag-alinlangan. Mga kapatid sa Panginoon, alam niyo po ba ang kabaligtaran ng pananampalataya? Ang kabaligtaran po ng pananampalataya ay pag-aalinlangan. Marami sa ating panahon ngayon ang nag-aalinlangan. At yung kanilang pananampalataya ay unti-unting nanghihina. O nagiging mahina ang isang Kristiyano sa kanyang pananalig kapag pumasok na ang pag-aalinlangan. Alam nyo, mas madaling nahatak ng mga gawa ng sanglibutan dahil hindi lubos na ibinibigay po yung tiwala sa Diyos. Sa halip, pinagdududahan niya ang mga aral na natutunan niya mula po sa banal na kasulatan. Tinanggap natin ang katotohanan ang Panginoong Jesus ang nag-alay po ng buhay sa krus. Sa ikapapatawad po ng ating mga kasalanan. So, ibig sabihin, sumasa atin o sumaati na ang kaligtasan mula po ng tayo o tayo'y nanalig po sa ating Panginoon. Ngayon, tayo po ay naghihintay sa pangako ng kanyang muling pagparito. Huwag nang mag-alinlangan pa. Dahil ang ating Panginoon, sure na sure, sinasabi ko sa inyo, siya ay muling babalik o paparito. Ikatlong outline po na nais kong dalhin, ang nangako po sa atin ay maaasahan. Naalala ko ang isa pong ilustrasyon. Kung sakaling yayain kang sumakay, halimbawa, sa isang eroplanong may mga tagpi sa pakpak at may tumutulong langis sa bandang likuran, sasakay ka ba? Siyempre hindi, di ba? Kung ako man yung tatanungin ninyo, mga kapatid, kapag sinabing sa akin, so sasakay ka ba sa isang eroplanong tagpi-tagpi ang pakpak at tumutulo ang langis sa bandang likuran? Ay, never! Sapagkat ako, ang kurso ko sa eroplano, alam ko po ang nangyayari kapag kaganon po ang sitwasyon. Maaaring bumagsak ang eroplano. Kaya hindi ako sasakay. Di ba? So, hindi ilalaga ng kahit sino ang kanya pong kaligtasan sa bagay o sa tao na hindi po maaasahan. Yun po ang dapat nating malaman. Na huwag nating ilagak ang ating kaligtasan sa isang bagay o tao na hindi po natin maaasahan. Ang pag-asa po ay maaari lamang nating maipagkatiwala sa natitiyak nating maaasahan. At wala nang iba pang mapagtitiwalaan sa buhay na ito kundi ang makapangyarihang
Diyos. Kaya nga mga kapatid, ilagak ang pag-asa sa Diyos. Tandaan natin, wala nang tatatagpa sa buhay na ang tanging pag-asa ay ang Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay manalangin at tapusin natin ang ating gawain sa pananalangin. Muli po naming ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoong Diyos, aming mga buhay. Kami po ay muling dumulog sa iyo upang manalangin. Umaasa kami na ang tugon mo sa aming mga panalangin ay iyong ipagkakaloob. Lord, salamat sa patuloy mong pag-iingat sa amin. Na sa buong magdamag, sa buong araw na ibinigay mo, nakita namin kung papaanong ang iyong kamay at kapangyarihan ay gumagalaw sa aming mga buhay. Maraming maraming pong salamat sa pagtugon mo sa aming mga panalangin, sa pagpapalakas mo sa aming mga lupang katawan, sa pagpapagaling mo sa mga may sakit at karamdaman. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil kayo ay buhay at alam namin na katunghay ka sa bawat isa sa amin upang ibigay mo ang iyong wagas na pagmamahal at abag. Lord, muli ang aming pong hiling sa iyo. Yakapin mo kaming muli. Samahan mo kaming muli. Isugo mo ang iyong mga anghel upang ang bawat sa amin ay mabantayan. Lord, ingatan mo kami sa buong panahon na habang dumarating ang araw, ang buwan at taon, ang dalangin po namin, ang lukob ng banal mong dugo ay sumamin. Alam niyo po, Panginoon, ang problema
ang aming pong bansa ay punong-puno ng mga problema at higit sa lahat. Marami po sa amin ay tinamaan ng COVID-19 na mga kababayan namin. Lord, ang iba ay nasa ospital, ang iba ay natutulog sa sahig na lamang ng ospital. Wala pong bakante, puno po ng pasyente ang ospital. Lord, marami pa po ang waiting list at nag-aantay. Mahabag po kayo, Panginoon, sa problemang ito. Samahan niyo po kami, Amang Banal, at dalangin namin, sa ngalan mo, Panginoong Jesus, ipagkaloob mo na ang lunas sa aming bansa. Ipagkaloob mo ang gamot, Panginoong Diyos, at higit sa lahat. Alisin, palisin, tunawin ang kapangyarihan ng mga virus na ito sa aming bansa. Tunawin mo ang kapangyarihan ng COVID-19 sa aming bansa at sa buong mundo. Marami pong variants na nagkalat po sa aming bansa. Dalangin po namin, nawa ang lahat ng ito ay patuloy na mawala at matunaw sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Isugo mo ang mga anghel mo upang puksain ang mga variants na ito at maging ang COVID-19 in Jesus' name. Tupukin mo ng iyong apoy ang sakit na ito na nagbibigay pinsala sa katawan ng tao at kamatayan at karamdaman sa aming mga kababayan. Salamat po ng marami-marami. Ang aming pong panalangin, ingatan niyo po kami, samahan at patuloy na lukuban ng inyong pagmamahal. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sumayin niyo ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-iingat at pagpapala ng ating Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.